pagkasinaan, lalaki pa tayo, matapos tulungan ng kasamahang na kuryente. Yan ang saktong balitang hatid ni Lady Vicentro. Tita Lady. Tita Johnson, nagdadalamhati ang pamilya ng 21 anyos na lalaking nasawi matapos makuryente sa Asinggan, Pangasinan. Mabait at palakaibigan kung ilarawan si Jaylord Chodoro de la Cruz, kaya pagpasok pa lang ng bagong taon, agad na siyang nakipagkita sa kanyang mga kaibigan sa ilog sa Sichuaig, Barangay San Vicente West. Nanguhuli sila ng isda gamit ang live wire na konektado sa bahay nila de la Cruz. Ayon kay Rilian Aguilama, bigla na lang nanigas ang isa sa mga kaibigan nilang menor de edad. Walang pag-aalinlangan si de la Cruz na tinulungan ang menor de edad. Pero pagyakap niya sa bata, agad ding nakuryente si de la Cruz at tumilapon pa sa lakas nito. Paliwanag ni Engineer Darwin Gabriel ng Pangasinan Electric Corporation, 240 volts na live wire ang ginamit sa pangunguryente ng isda, kaya napakalakas ng daloy nito sa tubig. Nilapatan pa ng first aid at nirevive pa ang mga biktima, pero binawian din ng buhay sa ospital si de la Cruz. Nakaligtas naman ang menor de edad na kanyang sinaklolohan. Bagamat nalulungkot sa sinapit ni de la Cruz, nagpapasalamat ang lola ng batang na iligtas sa kabayanihan ng kanyang kaibigan. Naulila ni de la Cruz ang kanyang anak, buntis na asawa, inang OFW sa Hong Kong at kanyang ama. Tito Johnson. Maraming salamat, Lady Stephanie Vicentro.